nakikitang pagbabago dito sa Tanawan, Batangas ay ang kanilang covered walkway. At syempre, ang kanilang mga street lights na talagang napakakulay. At matatagpuan lang yan dito sa Babini Street dito sa Tanawan, Batangas. At andog ito ng kanilang buting mayor, Honorable Antonio Halili. Mayor, good morning po. Good morning. Mayor, pag-usapan po natin yung good governance. Paano po natin na-achieve ang good housekeeping? Well, of course, in-improve natin yung ating dinahanan. Opo. Kasi when I assume the office of the mayor, nakita ko naman kung paano magagaling yung aking mga department heads. Mm-hmm. Mag-empleyado naman ng City Hall, magagaling. Mm-hmm. So, konting improvement that konting motivation, and nag-improve yung kanilang performance. So, for that matter, we were able to get yung much coveted Silver Award from the DILG. Yun ang, sila ang nagbigay, DILG, sir? From the DILG. Together with that award is of course yung kanilang grant na 3 million na magagamit tayong karagdagan doon sa aming pondo para sa infrastructure. Yeah. Tapos, of course, na-improve natin ang collection. Maraming tao na nagbayad, motivated siguro, nagbayad ng kanilang mga taxes. Kung kaya't nung January 2014, nag-increase kami ng by 101 million ano, sa aming collection compared to January 2013. Mm-hmm. At yung aming treasurer ng Tanawang City, ang dineclare na one that recognized na number one sa region. Wow! Number one din. Mm-hmm. Ang aming assessor, ang city assessor, naging number one din. No? Mm-hmm. At madalit sabi na mas ma-effective, efficient yung kanilang mag-assess ng mga real properties dito sa Tanawan. In addition to that, I would say dapat maging proud kami na sabihin sa lahat na out of the 10 cities and municipalities that were originally certified, ISO certified, 2008, kami lang dito, City Hall lang, city lang ng Tanawan, ng nabigyan ng recertification ng ISO. Wow, congratulations, Mayor. Mayor, bakit po natin tinawag na City of Colors ang Tanawan? Well, literally, gusto ko na maging makulay ang Tanawan. Mm-hmm. Kaya nga yung aming campaign dito, lahat ng mga business establishments dito, especially along the Mabini Avenue, main avenue natin, mm-hmm. ay kinukonvince natin na kulayan lahat ng matingkat na kulay yung kanilang mga establishments. Well, somehow, sila naman ay nakikisama at binibinturahan nga nila ng matingkat yung kanilang mga establishments. Gusto kasi branding kasi. Bakit? Gusto natin na makilala ang Tanawan as Tanawan, the City of Colors. Pagkapakita rin yun ano, ng pagkakaisa ng lahat. No? Pagdating naman po sa infrastructures, siyempre, makulay na ang Tanawan. So, anong pa yung ibang projects natin? Well, sa ngayon, makikita natin dito ang pagbabago. Inuna ko muna pagandahin ang poblasyon. So, lahat ng kalye dito sa poblasyon, maayos na. Nagagawa rin tayo ng rehabilitation ng ating drainage system. At yung ating Mabini Avenue ay ating inaayos, pati palibot ng palengke, para maging kakaiba sa lahat ang mga sidewalk natin dito, mga covered. Pagka umuulan, hindi ka mababasa, makakaikot ka. Pag mainit, hindi ka mainitan. Kasulit siya pagkabaganda, of course, automatically follows yung ano yung kalinisan. At dyan niya, inihikayat natin yung ating mga kababayan na makitulong. At ako na may natutuwa, sapagkat ang aking mga kababayan dito sa Tanawan, ay talagang nakikisa, nakikisama, tumutulong sa pagkapaganda ng bayan. Kasulit din dyan, yung pagkapagawa ng bagong City Hall. No? Doon sa isang area na dito, kasi sa kasalukuyang City Hall location, medyo congested na, kaya nasa isip ko para makatulong sa development and progress ng ibang lugar naman. Mm-hmm. Para expansion ng city, mm-hmm. ay inisip ko na magtayo ng bagong City Hall kung saan ka ang city ang magsisimula ng progress para mahikayat din yung mga tao doon, yung mga may-ari ng lupa, yung mga investors na mag-develop ng lugar. Lugar na parang papalakihin ang Tanawan
At yun talagang mayroong master plan, may urban planning. Ando na lahat para maayos na hindi parang chapsoy ang development. Ayun Mayor, congratulations. And syempre Mayor, imbitahan po natin ang mga nanonood para pumunta naman sa Tanawan. Lahat po kayo ini-invite natin magpunta sa Tanawan. Makita po niyo ang unti-unting pagbabago ng ating siyudad. Lalo po yung mga taga-Tanawan na nasa abroad, yung mga nasa ibang bayan. Subukan po natin makita ang unti-unting pagbabago at pagmulat ng city ng Tanawan. Yung pong may mga pera na may sobra dyan na gustong mag-invest, sahalip mag-invest sa ibang lugar, sino po kayo po inanyayahan po na dito mag-invest dito sa Tanawan para tumulong, makatulong kayo sa pag-generate ng employment at revenue para sa ating bayan at mga kababayan.